Ngayon po, Attorney Mark, sino ang may kapangyarihan na imbestigahan ang financial accounts? Ang may kapangyarihan, normally, mag-investigate is the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi lahat ng mga bangko sa buong Pilipinas is under the supervision ng Central Bank. So, sa Central Bank, ang may kapangyarihan na mag-investigate sa mga bank accounts ng every account holders dito sa Pilipinas. Mm-hmm. But of course, subject, may limitation. Bakit may limitation? May tinatawag na secrecy of bank deposit. Hindi basta-basta natingnan ang bank accounts. Okay? Kasi ang bank, hindi nila pwede i-reveal ang kanilang ang information sa account. Secrecy of bank deposit. So, ang mga central bank, pwede mag investigate only kung umabot na ng 500,000 kasi pag more than 500,000, i-report talaga yan sa central bank. So, hanggang doon ang limit. So, sino si Pedro, sino si Juan, ang trabaho niya, pwede mag-investigate. But with respect sa laman na account, may tinatawag tayong secrecy of bank deposit. Hindi pwedeng tingnan ng any government institution. Hindi pwedeng tingnan yan. Kasi may tinatawag tayong secrecy of bank deposit. Lalo na pag foreign accounts, as a rule, absolutely confidential. So, hindi pwedeng tingnan ang mga dollar account mo, mga yen account mo, hindi pwedeng tingnan yan kasi absolutely confidential. Yes, may power ang BSP to investigate sa mga financial accounts, but hindi ibig sabihin kasama doon ang laman ng financial accounts kasi may tinatawag tayong secrecy of bank deposits. Okay.